Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, sa ikalawang pagkakataon, ipinaalam ni Jesus ang kanyang mga apostol ang nakaambang kamatayan niya sa krus. Sa kasamaang palad, hindi siya pinakinggan ng mga apostol sapagkat nagtatalo sila kung sino sa kanilang hanay ang pinakadakila sa lahat. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya itinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila, kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong, ang sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang nagtumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namubugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito.
dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Tawag ng Diyos upang maglingning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila maunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong sila ni Jesus, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa mga kadeboto po natin dito sa loob at labas ng Quiapo Church, sa mga kadeboto natin na nagsisimba online sa iba't ibang social media platforms, pati na rin sa telebisyon, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Walang papalakpak. Ay, wala po. Kayo talaga, di kayo marunong sumunod. Pero anyway mga kapatid, natural sa ating mga tao yung magtalo-talo. At pag merong pagtatalo-talo, ibig sabihin merong pagkakasalusalungat ng iniisip, ng mga prinsipyo, ng mga gustong ipakita. Sa ating mga pagbasa, merong pagtatalo-talo at meron ding mga naaaninag na pagtatalo-talo.
merong mga pagkakasalusalungat. Sa English, mas alam natin to bilang conflict. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung pagkakahawig nito sa unang pagbasa noong nakaraang linggo, ang nagdurusang lingkod. At ito ay patungkol sa Mesiyas. At ang Mesiyas, ang pinakadakila sa mata ng mga Hudyo. Pero kung ang Mesiyas ang pinakadakila sa mata ng mga Hudyo, ang pagdurusa ay in conflict o salungat sa pagiging Mesiyas. Pero siyempre, ang Mesiyas na iniisip ng mga Hudyo ay iba sa Mesiyas na dumating sa kanila. Merong conflict doon sa expectation at sa reality o sa katotohanan. Sa ating ebanghelyo, merong pagtatalo-talo, merong pagkakasalungatan, merong conflict sa mga apostol dahil inaalam nila kung sino ang pinakadakila. At malamang ang bawat isa sa kanila ay gusto nilang sabihin sila o siya ang pinakadakila sa lahat. Pero saan ba nagmumula yung pagkakasalusalungat? Saan ba nagsisimula yung pagtatalo-talo? Saan nagsisimula ang conflict? Sa ating unang pagbasa, pinapaliwanag sa atin ni San Pablo kung saan ito nagsisimula. Nagsisimula ang lahat ng pagtatalo-talo, lahat ng conflict, lahat ng pagkakasalusalungat, walang iba kundi sa sarili natin. Lahat ng pagtatalo-talo sa mundo, lahat ng conflict, nagsisimula sa sarili natin. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa, diba, sinasabi ni San Pablo o ni Apostol Santiago, sabi niya, ano ba ang pinagmumula ng inyong alitan at laban-laban? Hindi ba sa masasamang nasa na nagbumugad sa kalooban ng bawat isa? Hindi lang sa labas, hindi lang sa kapwa natin nagkakaroon ng conflict. Kasi unang-una, meron tayong tinatawag na internal conflict. Kapag ka kailangan nating pumili sa pagitan ng mabuti at masama, merong conflict. Kaya nga 'di ba minsan we ended up doing kung ano yung gusto, kung ano yung ayaw nating gawin, yun yung ginagawa natin. Kung ano yung tama, hindi yun yung magawa natin. Kung ano yung dapat gawin, iba sa ginagawa natin. At kung ano yung tama, mali yung gusto nating gawin. Nagkakaroon tayo ng conflict. Sa ating sarili, merong pagtatalo-talo lagi ng tama at mali, ng buktot sa wasto. Pero kapag ka napili natin, kapag ka ang nagawa natin ay yung mali, kapag ka hinayaan nating matalo ng kasamaan, yung kabutihan sa ating puso, doon lumalabas ang conflict. Doon nagiging sa kapwa ang conflict. Yung internal conflict, nagiging external conflict. Kapag ka hinayaan natin na matalo ng kasamaan, ng buktot, ang wasto at tama. Pero ano ba kasi ang tama? Ano ba talaga kasi ang dakila? Siyempre lahat tayo may kanya-kanyang kahulugan ng kung ano ang dakila, kung ano ang tama, kung ano ang mas maganda sa hindi. Pero may mga pagkakataon na mali kasi tayo ng pagkakahulugan sa kung ano ang dakila, sa kung ano ang mas tama. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nagtatalo-talo yung mga apostol kung sino sa kanila ang pinakadakila. Pero ang totoo niyan, mali na kasi agad yung iniisip nila kung ano ba ang dakila. At ano ang dakila? Yun yung tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo at yun yung hindi nila maintindihan. Hindi nila naiintindihan na ang tunay na kadakilaan ay ang Mesiyas na nagdusa, namatay at muling nabuhay. Dahil para sa kanila, ang kadakilaan ay impluensya. Ang kadakilaan ay kapangyarihan. Ang kadakilaan ay lakas. Sumasalamin din ito sa ating kasalukuyan.
sumasalamin din ito sa ating tunay na buhay. Kung gusto mong maging dakila, maging sikat ka. Kung gusto mong maging dakila, magkaroon ka ng kapangyarihan. Kung gusto mong maging dakila, maging malakas ka. Yan ang pagiging dakila sa mata nating mga tao. Pero ang tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, ang pagiging dakila ay ang pagiging aba sa lahat. Ang pagiging dakila ay ang paglilingkod sa lahat. Kaya nga kung nais natin talagang maging dakila, sundin natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo. Kaya nga sinasabi niya, ang sino mang gustong maging dakila o ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat. Ibig sabihin, ang pagiging dakila, hindi yung nauuna. Ibig sabihin, yung pagiging dakila, hindi yung inuuna yung sarili, kundi ang inuuna lagi ay ang kapakanan ng iba. Pangalawa, kung gusto natin talagang maging dakila, ang sinasabi ng ating Panginoon ay ang maging lingkod ng lahat. Katulad niya na dumating, hindi para paglingkuran, pero para maglingkod. Dahil ang tunay na kadakilaan ay hindi yung tao na pinaglilingkuran, pero yung tao na naglilingkod ng taus-puso sa kanyang kapwa. Pangatlo, ang tunay na kadakilaan ay hindi yung tinatanggap ng karamihan. Ang tunay na kadakilaan ay yung tumatanggap sa lahat ng pantay-pantay, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, na regardless sa katayuan sa buhay ng ating kapwa, regardless kung ano ang kanyang maibibigay, regardless kung sino siya, kung tinatanggap mo siya ng buong puso at buong buo, ikaw ay dakila. Kahit pa ibig sabihin noon, siya yung pinakamakasalanan, siya yung pinakamahirap, siya ang pinakawalang silbi sa mata ng iba. Kung siya ay tinatanggap natin ng buong puso, ikaw ay tunay na dakila. At pang-apat, ay yung kabuuan ng lahat ng ito. Kung ginagawa natin, kung naglilingkod tayo sa iba, kung inuuna natin ang iba, kung tinatanggap natin ang lahat, at wala tayong hinihintay na kapalit, yan ang tunay na kadakilaan. Dahil ang tunay na kadakilaan ay yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yon ang lahat ng ito. Ang tunay na kadakilaan ay isuko sa Diyos ang lahat ng bagay. Ang tunay na kadakilaan ay maglingkod sa Diyos at sa kapwa ng buong buo at walang hinihintay na kapalit. Kaya kung gusto natin maging tunay na kadakila, siguro yung kadakilaan na yon ay hindi yung iniisip natin, pero pinapakita sa atin ang tunay na kadakilaan. Dahil ang tunay na kadakilaan, kahit na mayroong pagtatalo-talo sa ating puso at kahit minsan nananalo ang kasamaan sa ating puso, ang pag-uuna sa iba, ang paglilingkod sa iba at pagsuko sa Diyos ng lahat sa atin ay ang tunay na kadakilaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak noong lubusan niyang tinatanggap ang krus ng ating kaligtasan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso at relihiyosa, ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, pisikal man o emosyonal, makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa lohot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Deliver me, O
announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Paris Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad na 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Paris Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o i-scan ang QR code na makikita sa ating LED screen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.